allergy talaga. What? Time to roll down the top 10 hottest hits of the week. Back-to-back hits on a full throttle ride. Welcome to Love Radio's Top 10 Countdown. Only here on Metro's number 1, 90.7 Love Radio. Love Radio. Tara sa ating huntahan, Love Radio Fanscan! For prizes and everything fun, dito ang tagpuan, Love Radio Fanscan! Just scan? Buo na ang samahan, Love Radio Fanscan! Ang super scan for super fans! Hello, hello mga kabisyo! Like super legit and Love Radio, music that makes you feel good. Love Radio. Love Radio, Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Hyala. Chris Tsuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Tsuper, Nicole Hyala! Mula sa mahiwagang Burnay, mahiwagang Burnay, mahiwagang Burnay, ang kwento. Thank you.
Chris. Itago niyo na lang ako sa pangalang Hannah, 29 years old, at Tambalanista from Makati since 2009. Kayo ang constant source of inspiration ko tuwing umaga. Background ko kayo simula paliligo hanggang makarating ako sa opisina. Sa tandem nyo talaga nakadepende ang energy level ko every morning. Never pa ako nagka-boyfriend. Feeling ko, hindi ako mabenta dito sa atin kaya naging suki na ako ng dating apps since 2016 at umasang makakabingwet ng AFAM. Kaya lang, mas marami pa akong nakakachat lang kesa sa binawas ng timbang ko. Opo, majubis po ako. Last year, naglakas loob na akong makipag-date. Pero yung nakadate ko, ang daming red flags. Kapag may toyo siya, hindi ako kinakausap. Ayoko ng maraming drama, kaya tinigilan ko na lang. Then I met Mike, a 42-year-old American who is working as a preschool teacher in Vietnam. Nag-video call kami at sumuko ako sa kadaldalan niya. After talking for a year, he decided to come here last August. Gusto daw niya kasing malaman kung talagang good match kami. He booked 2 separate rooms for us. He was here for 3 days and nung huling araw niya, tinanong ko siya kung ano ang status namin. At ang sabi niya, hindi niya daw makita ako sa kanyang future. Wala daw spark. I was in his room pero tinulugan ko. Yes, tabi kaming natulog pero walang nangyari. There is no us, so wala talagang ganap dapat. Ay, ang daming tinamaan. Wala naman kayo, pero ang daming ganap. Ang daming tinamaan sa linyahan mo, girl. Hininaan yung radyo. Oo, sabi niya, ay, ang sakit naman, nananapak. Inaano ka daw ba? Oo, ulitin ko ha para matamaan ulit. There is no us, so wala talagang ganap dapat. It took 3 days bago mag-sink in sa dito sa Maynila. Oo. Kung saan si Joe Bush ba? Ano bang pangalan niya? Joe Bush, yun. Yung Amerikano. Oo. Yan. Nung time na nandito pa at nasasakupan tayo ng mga Amerikano. So, merong isang tawag sa kanya? Tindahan. Diba? Ang kanyang in-offer na services ay cleaning tsaka dye.
ako, di ba? Oh, yan. So, tapos eventually, syempre mga Pilipino, yung Joe Bush naging Joe Bush. Di ba? I-Joe Bush mo na. Joe Bush mo na naging, yan. Naging produkto na siya, naging anong tawag dito? Naging household name, Salindila. Pero ang katotohanan po, ito po ay galing sa pangalan ng isang Amerikano. Oo. Joe Bush. Correct. Oo, kaya lang tayo mga ano, mga Pilipino, i-Joe Bush mo na yan. O, diba? Uso pa ba yung Ginobus? Oo, sa probinsya, Ginobus pa yung mga damit. Kasi, naalam mo na, nagkaroon kami ng ganyang klaseng usapan ng magkakapatid. Kasi yung kapatid ko, yung Joe Bush, parang yung meron kaming, kasi diba sa Hana, school. Hana, ka muna ha? Oo, Hana, dyan ka muna. Kasi ang pinag-uusapan natin, etymology ng mga pangalan. Yun eh, sinumpisan kasi ni partner kung bakit yung ana mo... Eh, kasi wala naman siya masyadong problema. Kaya nga eh, di ba? Yung ana mo bakit may age, ganyan. So yung sapatos, di ba, pang school dapat itim. Wala kami masyadong, wala kami pera talaga. So ang sapatos na available para sa kapatid ko ay puti. Ang ginagawa ng nanay ko, lagi niyang ginujobus. Lagi niyang dinaday para maging itim. Kaya pag may konti na kita na yung kapatid ko na puti, ma-jobus mo na. Ang downside lang nun, kapag jobus, pag nabasa din yung paa mo, lalo na halimbawa, pawisin yung paa mo. Yan, hahalo siya doon. Ang itim lagi ng kuko mo. Kung ngayon, kung hindi ka nakaka-relate, dalawang bagay lang yan. Bata ka pa, masyado, o di naman kaya rich kid ka kasi, kaya hindi ka relate yan sa mga eksenang ganito. You may now leave the group. Leave the group na, mayamang ka eh. Hindi ka kasali. Ang galing lang ng Salindila, no? Di ba sino mag-aakala na maging household name siya correct sa bagong generation? Actually, hanggang ngayon, di ba? Ginobus. Jubus. Ano Jubus na nga yun, partner, eh? Hindi na siya household name lang or Salindila. Naging sa verb. Brand name. Yung brand, naging verb. Sabagay. Verb, ginagamit na siya, i-jobus mo yan. Di ba? Kung English, she's jobusing it. Present tense, mga ganun. Alam nyo, dito po sa Tambalan, meron talagang mga lessons. Yan. Yan. Mga dami kami history, pauso. History, verbs. Yan. Etymological. Etymology. Etymology. Yan. Mga maisingit na pa, kunyari matalino. balik na tayo kay Hana. Hana. Kasi Hana. Bakit ba? Ano pa problema mo kay Hana? Napunta tuloy sa Jobus. Yung age niya, may age din sa huli. Sa simulat sa huli. Kaya di-relate mo kay Joe Bush. Wala lang. Yung mga, nag-curious lang ako bakit ganyan yung pangalan. Pero naman simplified. Ana. Ano ba pakialam mo, sabi ni Hana? Feeling ko masosyal yung Ana lang. Ganun. Nasaktan yung mga Hana mayayaman. Na may age ang pangalan. Nasaktan yung mga Hana partner na social climber. Sabi na, super effort kami bumili ng iPhone 14 na fully paid. Nasasabihin mo, ang masosyal, Ana. Nasaktan yung mga Hana. Anyways, ayan. Hana na nasasaktan. Yes. Kasi feeling niya, nasayang yung isang buong taon na pag-asa kay Mike. Well, alam mo, Hana, regardless kung ito ay online dating kung nirefer ng kaibigan, talagang pagdating sa pag-ibig, trial and error talaga yan. Totoo. It happens. Merong mga iba, hindi lang isang taon, diba? Tingnan mo, kung nakinig ka sa amin kahapon, yung isang Tambalanisa na sumulat sa Maywagang, Burnay, 3.5 years naghihintay. Naghihintay at patuloy na naghihintay, hoping, diba, na merong patutunguhan yung kanyang paghihintay. So, panis yung 1 year mo. Charot. Panisin 1 year mo. Kaya hindi mo na nang pinag-usapan eh. Masasaktan ka lalo eh. Kaya talaga dinala ni Porto sa Joe Bush eh. Ganun. So, ganun talaga. Hindi naman siya ma-offend. Kilala mo naman kami. Alam mo naman yung karakas namin. Ganyan na ang layo ng topic ng Joe Bush. Sa live life mo. Sa pinagdadaanan ng sender. Correct. Ganun. Pero, ganun talaga, trial and error eh. Sabi naman mo nga naman, di ba? Kaya nga sabi ni partner, wala naman masyadong problema si Hana. Kasi, ang nag-gets namin, di ba, yun sabi mo partner, pag-usapan na lang natin si Joe Bush kasi wala naman masyadong problema si Hana. Kasi, ang pagka-gets namin, parang, na-embrace, parang ano yung sinabi mo dun sa dulo? For now, di ba, I am embracing my single blessedness. Para sa akin, ang gaano nung ano, nung kwento. Although, correct, yung pinagdaanan mo, talagang ano siya, matinding roadblocks. Mm-hmm.
Diba? Kasi siguro kung nandun ka sa point na yun ngayon, mararamdaman namin, kaya lang wala na eh. Kumbaga, open na yung isip mo sa mga positibong mangyayari sa mga susunod na araw. So, feeling namin, A-OK ka lang in correct. Other words. Well, feeling lang namin yun. Ngayon, kumali ka, medyo sorry. Pwede sorry lang mag-sorry, na. Diba? Diba? Ako lang. Nakakamali. Ano ka ba? Ganon. So, sorry na kung parang matindi pa rin pala, pero para sa amin, ang dating sa amin kasi parang magaan eh. Tapos ang gaan lang nung pagkasabi mo na, oo, nagtabi kami, pero dahil wala naman kami, there is no us, dapat walang ganap. So, may mga ganun kang linyahan, tapos very light, sabi mo na parang mas madami pang beses yung, ano ba yun, yung naka-chat kaysa dun sa pagbawas ng timbang. May mga ganun kanya kapangpa-joke. So, ramdam namin na light-light lang itong ganap mo. Kumbaga, ano lang yan talaga? Sabi nga ni Parter, roadblock, lesson, di ba? At least may maikwento. Masabi mo sa sarili mo, in fairness naman, natuwa ka naman dun sa 1 year na sabi mo, sumuko ka sa kadaldalan. So, ibig sabihin, meron kang kadaldalan for 1 year. And hindi naman sayang yun eh. Totoo diba? Yun. Actually, yun nga eh. Yung series ng kwento mo, lahat na nangyari sa'yo, kwento mo yun ngayon eh. Yeah. Di ba maaaring, yun nga, nung panahon na yun, problema, pero wag ka nga, yung usapan siya sa tambalan. Kwento mo siya sa tambalan na pwede nating kapulutan at kapulutan ng lahat ng mga nakikinig ngayon. Correct. Anong aral lang pwedeng makuha? Oh, di ba? Na ang etymology po ng Joe Bush ay si Joe Bush na may dating negosyo dito sa may Maynila. Yan. Yun ang talagang lesson na pwedeng makuha. Yun. Di ba? Mayroon pa bang mas lalalim pa doon? We like your mindset. Feeling namin masayahin kang tao. Yeah. Diba? Dahil masayahin kang tao, kaya ka nga lagi nakaka-relate sa usapan ng tambalan. Gusto mo yung energy ng tambalan. Correct. Yung energy mo for the day is dependent kung ano yung energy ng tambalan. You're a very positive person. An optimistic one. So, ipagpatuloy lang yung ganyang klase ng mindset. Ngayon, kung malungkot ka naman ngayong araw na ito, sasabihin namin sa'yo, dililipas din yan. Oo, lahat naman po ay lumilipas. Diba? Tingnan mo yung dati mong kaklase na ang ganda-ganda. Noong nag-reunion kayo, diba? Hindi ba't lumipas din yung ganda? Dati siyang heartthrob. Tapos pagdating ng maraming, ano ba yung lumipas na yung ganda? O kasi lumilipas din po talaga ang lahat. Ganyan. Totoo. At saka, kakajawa ka rin. Wag ka rin din tatigil ha. Ako para sa akin, talagang it's a series of trial and error. Ganun po talaga. Hindi naman lahat ng nakakarelasyon natin, automatically nakakatuluyan natin eh. Diba meron yung iba, nagkakaroon muna ng several boyfriends or girlfriends bago mahanap yung talagang the one. And sabi nga ni Parter, it's gonna be part of your story. Mas nagiging makulay yung kwento mo kasi may mga ganyang klaseng mga experiences. Pero lagi mo lang i-assume, di ba, na kaya itotodo mo or ibibigay mo yung what you could, di ba? Kasi nga, lagi mong iisipin na baka naman ito na yung the one, di ba? So wag mawawala ng pag-asa totoo sa pag-ibig. Yun. Minsan nagkakaroon tayo ng problema because of comparison or peer pressure. Sa true. Halimbawa, kayo sa magtotropa o kaya batchmates o kaya classmates, tatlo sa kanila nagkaroon na ng jowa. Yan. Tapos dalawa na lang kayo natitira. Tama. So nagkakaroon ng pressure. Correct. Nagkakaroon ng pagkukumpara. Ang pinaka-pressure dyan, partner, di ba? Ano yung sabi mo? Lima. Tapos yung tatlo, may jowa na. Hindi kayong dalawa na lang yung titira. Tapos nagka-jowa pa yung isang natitira. Alam mo, mas tsaka sa sayo. Yun yung talagang dagdag pressure sa kaya nagkakaya ka na stress kaya bigla. Kaya nagkakaroon ng mga ganyan. Totoo. In other words, biktima talaga tayo ng sinasabi ng lipunan. Oo. Na pag nagka-jowa yung mga kaibigan mo, dapat may jowa ka tama. Na rin. Minsan ganun tayo pag eh. Pag sabay-sabay na kinakasal yung mga tao, dapat kakasal ka na din. Correct. Pag nag-aanak ka na lahat, aanak ka correct. Din. Ganun. May ganun tayo nga pressure. Pero alam mong napag-alaman ko, partner, itong Gen Zers, yung mga mas batang generation, hindi sila katulad natin na parang laging jowang-jowa. Hindi nga. Sabi ng friend ko, although isa lang naman itong friend ko, no? So valid na valid yung data mo. Perfect yan. Hindi, sabi niya lang sa akin na parang napag-isip-isip ko rin na parang iba na kasi mag-isip eh. Oh. Diba? Hindi, wala, nabibase ko lang din sa mga napapanood kong mga videos na diba nga may talking stage, situationship, parang mga ganon-ganon. Kasi nga, mas nag-iisip sila versus tayo na parang jumawa na tayo ganon. Diba? Or, ako parte, juwang-juwa ako lagi dati. Oo, totoo kasi yan. Kasi feeling mo, dati lahat ng mga kasabayan mo meron na sila. Oo, parang tapos ganon. Ikaw wala
pa. Oo, may mga ganyan. Pero ngayon, yung mas batang henerasyon, hindi sila nagmamadali. Mas nag-iisip sila. Ay, parang ganun. So, mas matalino sila kaysa sa atin. Ay, ako naniniwala naman ako, partner. Nandiyan yung mga Google nyo, di ba? Buti nila may Google, no? Tama. Oh. Salamat kayo sa Google. True na, Jen. Feeling ko mas matalino sila eh. Mas matalino talaga sila, partner. Iba talaga, iba yung level ng katalinuhan nila. Kung i-compare mo, knowledge and wisdom, mas may wisdom yung merong edad. Mm-hmm. Diba? Pero kung in terms of knowledge, talagang mas knowledgeable yung mga bata. Ako, aminado talaga ako. Ang daming mga bagay na alam nila na hindi ko na alam. Tapos ayoko na rin alamin. Bala na. Totoo yun. Hindi ko na kailangan yan. Sige. Hindi ko na alamin yan. Ganun. Kasi ang dami nilang sources eh. Tayo, so, limited yung sources ano natin. Ano ka? Bahiraya manawari lang po kami dati. Oo, yung math namin. Nakuha lang namin sa math technique. At saka yung ilang, diba, science, yung mga info sa science sa siniskwel lang namin nakuha. Ngayon, ang dami na kasi. So talagang overloaded information, overload. Oo, yung info ng mga tao ngayon. Tsaka parang ano, no? Yun nga, dahil sa sobrang dami, sa sobrang fast-paced yung buhay ng mga bata ngayon, ano mga tao ngayon, siguro kaya nai-ignore yung buhay pag-ibig. Pwede oo, rin parang gano'n. Tsaka, parang hindi ko naman kailangan ng jowa kasi libang naman ako. Ang dami kong pinagkakalimangan. Correct. Parang content ganun. Content creator ako. Busy ako kakagawa ng TikTok ko. Oo, diba? Parang ganun. Parang mas nag-iisip sila. Ganun. Posible, kaya nga, di ba yung mga, yung sinasabi ko, kasi parang nagtataka ako sa, bakit, nung nag, yung meron ako napanood na video na ang reaction niya nung nag I miss you dun sa ka-talking stage mo, parang ang sa akin bilang sa part ng generation natin, mas kikiligin ako, lalo na kung type mo, ko siya, lalo no? Na kung ka-talking stage ko siya, ibig sabihin binibigyan ko siya ng time of day, ibig sabihin type ko din siya, kasi kung hindi ko man siya type, hindi ko siya bibigyan ng moment na mag-usap. Tama. So kung magsabi siya sa akin ng I miss you, kikiligin, maihihi ako sa kilig nun eh. Mm-hmm. Pero ang reaction ng mga, ng batang generation, na alibadbaran. Sorry, hindi po bata yung term na alibadbaran. Pero, pero na alibadbaran. Alam mo yung off na, sa kanya. Na, oo, na off, parang, I miss you, off. Diba? Parang awkward, ganun. Eh, ba't kayo nag-uusap kung hindi naman kayo level up? So, parang kaya ko rin na naisip na, tapos biglang kinonfirm nga ng friend ko na may teenager na anak na hindi sila. Sabi, kasi tinanong ko, ano, may boyfriend na ba? Sabi niya, uy, mare, hindi sila ano ha, hindi sila yung nagmamadali. Hindi sila katulad ng batch natin na parang laging juwang-juwa, parang ganun. Mm-hmm. Hindi sila ganun. Iba na sila, parang mas nag-iisip, parang ganun. Or, yun nga, pwedeng libang sila sa maraming bagay na true. Nangyayari. Tapos mas like, parang feeling ko dahil masyado na lang ina-analyze, dahil marami na nga silang alam. Posible din. Parang ganun. Si Hannah ilang taon na? 31? 29. 29. So feeling ko ano, pasok pa siya sa mga juwang-juwa, ganun. Ano yung naniniwala ka pa sa sinasabi ng ano, ng norm? Oo, diba? Ganun tayo ganun. Eh. Ang norm para sa atin, pagdating ng 30, kailangan mag-asawa na, or late 20s, mag-asawa na. Mm-mm. Nakakaramdam tayo ng pressure na kapag yung mga kaibigan natin may jowa na o may asawa na sila. Mm-mm. Pag nagkaroon sila ng anak, feeling natin dapat magkaroon na rin tayo ng anak. Kasi meron tayong thinking na pag-iiwanan ka kasi ng may panahon. May ganun eh. May ganun diba? Yun yung norm sa atin. Mm-hmm. Diba? So si Hannah, feeling ko pasok ka sa ano eh, sa bracket na 'yon. Oo. Nandun well, kami ay mamarulang nga kami sa matungko sa mga bracket ng mga generation. Lahat ng sinasabi namin invento lang. Bala ka kung maniniwala ka o hindi. Di na kayo bago, kayo ng bago. Para namang nagugulat pa ba? Araw-araw naman, diba? Charot-charot lang tayo dito. Oh, araw-araw charot-charot for the past 19 years and counting, ganun. Diba? Diba? Hindi ko pasok ka pa sa ganun. Ano? Sabi ko nga partner, diba? Sabi ko nga kahapon sa tambalan. Tapos ewan ko kung pinatry mo na sa anak mo. Yung madaming mga... Hindi maraming mga... Ganap ako ng Vietnamese restaurant eh. Kain ka ng pho. Diba? Yung maraming... ano tawag doon? Maraming mga makabago na. And even for super young ones, yung knowledge, yung applications, yung apps that are available for them, ay ano na, ay... bonggam-bongga na. Katulad nga nung sabi ko kay ano, sabi ko nga kay partner na pag yung anak mo mag-drawing siya ng kahit ordinaryong drawing, pwede na siyang mag-ano, pwede na siyang, ano tawag dito, pwede mo siyang i-animate.
Diba? So isipin mo at a very early age, exposure sa mga ganun. Kami stick figures. Alam mo, yun yung exposure namin ngayon, eh. Hanggang ngayon, ganun pa rin. Yun lang din yung kaya ko eh. Diba? Hindi ko kayang gumawa ng mukha ng tao. Boy pa rin yung kaya kong, alam mo yung salitang boy, gagawin mo mukha. Oo, oh, correct. Ako na, din, natapos. Ganun pa rin. Yung B-O-Y, tapos gagawin mo mukha. Hanggang dun lang ako. Pero yung mga bata ngayon, ito nga, pakita ko ulit to. Yung pwede mong... Sipin mo, ilang taon ang gumawa niyan? Nakakahiya, pero si Princess gumawa niyan. Sorry, wala po talaga siyang talent sa drawing. Pero ang simple lang ng drawing niya, I mean, ibig sabihin, yung drawing mo na simple, pwede mo siyang i-animate. Pwede mo siyang paggalawin. So, ganun na yung exposure ng mga bata ngayon. Ganyan. Iba sila, iba. Iba yung, eh. Iba yung behavior nila. Correct. Maganda, in a way. Feeling ko nga mas ano sila eh. Logical. Ang galing nila mag-isip. Oh, iba. Ang galing nila mag-isip. Laging may ano, laging kailangan, observation ko lang naman. Parang kailangan may ano, may reason. Correct. Behind. Feeling, may rationale lagi. Feeling ko partner kasi early on, trained na sila sa critical thinking. Kasi halimbawa, kunyari pagdating sa math, kasi ang natatandaan ko talaga dati partner, pag nagma-math tayo, ang mahalaga yung sagot. Mm-mm, 'di ba? Ang importante makuha mo yung sagot. Syempre may tuturong method how to do it. Pero alam mo 'yon, ang importante makuha mo yung sagot. Ngayon, ang importante partner, paano yung solution? Mm-mm. Ibig sabihin, tapos ang itatanong pa sa iyo ha, nakita ko lang 'to sa anak ko eh, partner. Ang tatanong sa iyo, kailangan masagot mo siya in three different ways. Ganun na siya. So, ano ba? So, parang bata pa lang, tinitrain na mag ganong klase mag-isip. Kaya tuloy, kapag ka mas matanda na, mas matalino na sila. Kaya ako, partner, ano talo, admittedly, the younger ones are smarter. Matalino in terms sila. Of knowledge, oo. Yung observation ko na sinasabi kong logical yung mga bata or ano may rationale yung mga bagay-bagay. Yung simpleng conversation na magugulat ka, bakit ganun yung reaction niya? Saan nang galing yung sinabi niya? For example, nagpaalam ako kahapon. Sabi ko, quick lang si daddy, I'll be back soon. Mm-mm. No, I don't believe you. Tapos, kasi sabi ko, why? Because last time you said you're gonna be back soon. Tapos hindi ka naman dumating ng ano, ng maaga. Bumalik na daw ako, tulog na daw siya. Correct. Ganyan sila. Sa pagbata kasi ang tayong thinking natin 5 years old, di mo naman iisipin yun eh. Oh. Wala ka namang wala kang time element. Paano mo masasabing matagal at paano masasabing mabilis? Tama. Diba? Pero ngayon alam na niya. May basis siya. Parang, diba? Tapos nagiging ano, tumatatak sa isip niya, may pattern pala. Umuwi siya pag umuwi ako nang nakatulog na siya, ibig sabihin nung matagal na. Correct. Totoo. Diba? Ganyan sila, mabilang sila, partner. Oo, tandaan nila. Ay, ako, hindi ko naman issue dati yan. Tanda ako nung 6 years old ako, 7 years old ako. Uuwi ka, uuwi siya o hindi, yun. Alam mong late, ganun. Pero yung parang i-analyze mo pa na, kasi nung huling nagsabi ka ng ganun, hindi ka naman dumating yung mga ganun. Oh, now I don't believe you. Hindi ka panipaniwala. Kaya ako pag gaganyan, partner, sinasabi ko na yung, para nag-over na ako sa oras. So, kalimbawa, alam kong may meeting ako 7 to 9. Oh. Kahit malapit, sasabihin ko dadating ako ng 11. Kasi nga, yun nga, nasabihan na rin ako niyan, parang I don't believe you. The last time you said it's going to be short. Ganyan. Oh. Tsaka tansyado na nila yung mga oras, may mga ganon. But then again, namnamin natin yun habang binabantayan nila tayo at gusto nila tayong makasama. Mm-hmm. Kasi dadating yung panahon tayo na magbabantay sa oras nila. Totoo ano oras, yun. Hindi ka pa umuwi, diba? Tayo lagi maghahabol sa kanila, sa oras nila. Tayo yung magbe-beg sa oras nila. Tama. Haste. O siya. Oh, Hannah, don't worry. Hannah, dadating din chill yan. Chill ka lang. Oo. Malayo man na narating na usapan namin para sa Johanna. Binasa naman namin at alam naman namin dadating din ang tamang tao para sa iyo. Alam namin okay ka lang. Oo, alam namin ayos ka lang. Hashtag Joe Bush. Yeah. O siya, salamat mga Tambalanisa sa pagtutok sa amin. This Feel Good Tuesday. Ingat po kayo. Super legit and all.